kadalasan ginagamit kapag ka horsepower yung pinag-usapan ay 1.6, 1.8, 1.10. Okay guys, welcome back po sa ating YouTube channel, Kuya G Technology. Now, pag-usapan natin ngayon kung paano ba mag-compute ng horsepower. So, para lang ito sa mga beginner guys na gustong matuto. Pero kung hindi ka beginners at hindi mo pa alam ang mga ganito, so pwede niyong taposin ang video na ito para matuto kayo kung paano natin i-compute yung horsepower. Now, yung horsepower guys, usually ginagamit lang yun sa mga compressor. Pero pwede naman itong i-compute dito sa mga maliliit na motor. So halimbawa, itong ating wash motor ng washing machine, pwede natin i-compute kung ilang horsepower ito. So baka sabihin nyo guys na madali lang naman yan, convert-convert lang naman yan. So mahirap kasi kapag yung kinonvert natin is naka-decimal point lang. So hindi natin siya ma-convert into fraction. So, yun ang ituturo natin ngayon. Kasi usually, yung horsepower, di ba, kung naalala nyo yung mga malalaking unit, compressor ng aircon, yung horsepower ay nasa 1 horsepower, 2 horsepower pataas. At sa mga maliliit na compressor naman, merong 1/2, 1/4, 1/5, 1/6. So, paano natin yan gagawin? So, paano natin malaman na ganito? Ito, maliit na motor lang ito. So, paano natin malaman kung ilang horsepower ito? So, mahirap naman sabihin natin na ito ay 0.21 horsepower. So, di ba? Kadalasan ginagamit kapag ka horsepower yung pinag-usapan ay 1.6, 1.8, 1.10. Ganun talaga kapag ka horsepower na. Okay? So, magbabase lang po tayo dito sa kanyang wattage. Okay, kung makikita nyo guys, so, magbibase na lang po tayo dito sa kanyang wattage, which is itong 130 watts. So ito yung i-convert natin into horsepower. Okay, so parang titignan natin, madali lang yan, convert lang, cross multiply, ganun. Well, ganun naman talaga yung pag-compute. Pero subukan natin ipakita kung ilang horsepower talaga ito in fraction. Okay, so halimbawa meron tayong 130 watts. Okay, okay, lagay natin dito. At alam naman natin guys na yung 1 horsepower is equivalent to 746 watts. Okay? So, ganun lang naman kasimple ito guys. Parang mag-convert lang tayo ng 130 watts into HP. So, mabilis lang naman gawin yan guys. Diba? So, gawin natin 1 HP over 746 watts. Yan, ito na sinasabi ko na mabilis lang kasi i-cross multiply lang natin na yung 130 watts over 1 lang yan. Now kapag ganito guys, dapat hindi magsabong yung mga unit ninyo, halimbawa HP wattage. So dapat pag nag-cross multiply tayo eh makakancel talaga yung kabilang unit para yung matira natin is HP na lang. Okay, so pag i-multiply natin yan, 1 times 130, so magiging 130 HP na yan over, so wala nang unit ito dahil na cancel na natin 746. So, wala nang unit. So, ang magiging answer natin dito ay HP na. Okay? HP. Okay, so divide lang natin guys. Okay? So, hindi makita yung cellphone natin. Ayan, ito na lang. So, 130 divided 746. Okay? So, 130 watts and then divide natin ng 746. Equals, ayan, ito siya. So, kukunin lang natin yung dalawang digit mula sa point. So, magiging 0.17. Ayan, ito na lang kukunin natin yung dalawang digit. 0.17
So HP na yung unit natin dito. Ayan, ito siya. HP. So ito yung horsepower sa motor na ito. Okay? Now kapag sinasabi nating HP, guys, so parang malabo tingnan naman na naka 0.17 HP. So parang mahirap maintindihan. So dapat naka-fractional talaga yung HP. Halimbawa, 1 half, 1 fourth. Ayan, 1/8, 1/10, ganun. Lalo na sa mga compressor ng refrigerator. So madali lang naman ito, guys, gagawin. So gagamit lang kayo ng calculator ulit. Okay? Ayan. And then divide lang kayo, guys, ng mga number. So yung 1 ang i-divide mo. 'Di ba? Pag sinasabi natin na 1 half horsepower, okay, so magiging 1 divide 2 'yan. 1 divide 2. So ang magiging kalalabasan ay 0.5 HP. So tama, 'di ba? 1 half horsepower, 0.5 HP. Eh paano naman itong 0.17? So tuloy nyo lang yung pag-divide hanggat makuha nyo ang malapit na numero na ito. Okay? So halimbawa, 1 divide 3. Okay, so malayo pa rin dahil 0.17 yung kukunin natin. Okay, so 1 divided by 4. So yung kilabasan niya ay 0.25. So hindi pa rin. 1 divided by 5. So 0.2. Well, kung i-round off natin, pwede na ito sa 0.2. Pero kailangan nating mahanap talaga yung pinakamalapit dito. Okay? So ulitin natin. 1 divided by 6. Okay, so ito yung pinakamalapit dito. Okay? So kung pansinin nyo, guys, ayan. 0.16. 6666. So maraming 6. So kung i-round off natin to, makakuha tayo ng 0.17. So yung dinivide natin ay 1 at saka 6. So ibig sabihin, guys, itong 0.17 HP ay 1/6 horsepower. Okay? So ganun lang kabilis, guys. Sana po ay meron kayong natutunan sa video ito. At kung bago pa lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin sa notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat po sa inyong panonood.